Balita mula sa Bicol, dalawa ang kumpirmadong patay matapos magkasalpukan ang isang pampaserong bus at tanker truck sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Plordelis sa Milaorca, Marino Sur kapasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ang mga nasawi ay nasa ang driver ng truck na si kinalang si Reynaldo Cobres, 54 anyos, at isang pasero naman ng bus na kinalang si Mary Flor Iscaro. Sa inisyal na investigasyon ng PMP, lumalabas na nakatulog umano ang driver ng truck kaya aksidente nitong nakasalpukan ng bus. Dead on the spot naman ang driver ng truck at isang pasahero ng bus. Pito naman ang mga nasa pampaserong bus ang kasalukuyan nagpagaling ngayon sa ospital. Nagpatuloy naman ngayon ang investigasyon ng PMP sa naturang vehicular accident. Para sa MBC TV Network News, Ruel Saldicot, sama-sama tayo, Pilipino! Di na umabot ng buhay sa Pangasinan Provincial Hospital ng isang 29 anyos na binata matapos bumangga sa truck ang inang kasanyang motorsiklo. Sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Eliasar Edul mo, alauna ng madaling araw kanina naganap ang aksidente sa may intersection sa barangay Magtaking kung sa'y minamaniho ni Jericho Nihal, 18 anyos ang motorsiklo. Ang kasi Carlito Kayabya, 29 anyos, kapwa residente ng barangay Magtaking na mabilis umano ang patakbo at bumangga sila sa kasalubong na truck na minamaniho ni Marcelo Laranang II, 43 anyos, residente ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Agad nadala ng CDRRMO ang dalawang dugo ang sakay ng motorsiklo sa Pangasinan Provincial Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician si Kayabyaba. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station ang truck driver para sa kukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, inaalam pa ng pulisya ang pagkakilanlan ng nadiskubring na agnas sa katawan ng isang tao sa bahagi ng Baucan River sa hangganan ng Bacon at Mangkayan, Benguet. Ayon sa report ng Bacon Municipal Police Station, ang naturang bangkay ay tinatayang may edad 20 hanggang 40 anyos. 5'4 ang taas, manipis ang buhok at walang ngipin sa taas. Nagtungo sa himpilan ng Bacon Municipal Police Station si Jack Lestino Paekan at ipinabatid sa mga otoridad na may nakita siyang bangkay sa ilog. Kaagad na nagtungo sa lugar ang mga personnel ng Bacon Municipal Police Station, Bureau for Protection, Rural Health Unit at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at doon tumambad ang naagnas na katawan ng tao. Dinala ng mga otoridad ang bangkay sa Sitio Tibaang, Caliper, Bacon, Benguet at isinailalim sa katutubong ritual bago ipinasakamay sa custody ng punerarya. Samantala, hindi pa rin nakikilala ang natagpo ang naagnas ding bangkay ng isang babae sa Wed River sa Country, Tuba, Benguet. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa sa dalawang sospek na babaril sa Barangay Kapitan at Iski Kagawad sa Ormoc City na kilala na. Ito ang sinabi ni Ormoc City Police Office na Director Police Colonel Redante Arizo sa isang panayam. Inilang muna pabangalanan ng kapulisan ang suspect, subalit nahagap ito ng CCTV footage ng barangay. Ang bumaril ay naka-face mask lang, nakasakay ng single motorsiklo, samantalang driver ay naka-helmet. Illegal na droga ang isang motibo tinututukan ng kapulisan dahil ayaw ng kapitan ng illegal na droga at ang papalapit na eleksyon o politika. Napatid alas 10:30 ng umaga kahapon habang papunta sa Ormoc City o Superdome mga biktima na kasakay ng multicab na service ng barangay ng Tambangan ng mga sospek sa Parokono, Barangay Alta Vista, Ormoc City, kung saan critical si kapitan matapos tamaan sa ulo at ginagamot naman si Iski Kagawad. Ang Iski Kagawad matapos tamaan sa paa. Ang biktima na kilala kay Punong Barangay, nakilala na si Punong Barangay Dinis Laurente ng Alta Vista. Iski Kagawad, Hana Ogonia, Turalba, 21 anyos. Ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Sama-sama tayo, Pilipino. Personal na dadalo si Bacolod City Mayor Albie Benitez sa paglagda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng Negros Island Region o Inayar Bill ngayong araw, Hunyo 13. Ayon kay Benitez, malaking karangalan ito ng tatlong lalawigan na mabuo ang Inayar na magiging isang region.
rayon. Dagdag pa ni Benitez, kailangan nang mabuo ang isang rayon ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor. Ayon pa sa alkalde, mayroong 60 hanggang 90 dias upang makabuo ng Implementing Rules and Regulation o NIR o IRR ng layi ang magiging operational na ang bagong rayon. Para sa MBCTV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino!